Sigurado mga kababayan, lalo na magiging hysterical nito yung China. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ito yung balita ngayon sa Manila Standard. Sabi rito, US, Philippines, seek civil nuclear pact to reduce emissions. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, magiging hysterical yung China sa ganitong balita? Kasi po, sabi noon ni Enrile, si dating Defense Secretary, now legal, legal advisor ng ating Pangulo, Presidential Legal Advisor, noong panahon niya ni Marcos, itong anyang bataan nuclear power plant, ang intention talaga niyan, yung ultimate aim, mga kababayan, ay para makadevelop tayo ng sarili nating nuclear weapons. Kaya niya, in-establish siya ng nabataan nuclear power plant. Una niya, for civilian use. Then next, mga kababayan, para makadevelop ng nuclear weapons. Ito yung sinasabi natin po na dapat gawin po natin. At ito na po siguro yung simula. At huwag kayong magtaka kung lalong i-intensify ng mga dilawang DDS Chinese supporters dito sa ating bansa, yung mga protest at black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi noong panahon ng kanyang tatay, ang ginamit po ng mga Chinese, yung mga kalahi nila na mga dilawang politicians. Pati yung si Damaso, si Cardinal Sin, Chinese. What? Diba? Yung pumalit mga kababayan after the EDSA People Power, ginamit nila sympathizer. Kasi po, Chinese yung dugong nananalaytay. Si Corikong. What? gets na ninyo? Pero before natin i-share sa inyo yung buong kwento, mga kababayan, like and share muna sa ating video and hit the notification bell and click subscribe pala muna po and hit the notification bell para lagi kayo pong updated ng mga makatotohanang balita. Saka wag na po ninyo din na skip yung ating mga commercial ads para masupport natin yung planta nuklear natin dito sa ating bansa. Diba? Ito ngayon yung pinag-uusapan doon sa Amerika with our defense and security officials. At yung Amerika na mismo, yung nag-aalok sa atin. Diba, napakaganda ito, mga kababayan? Pabor na maging nuclear power po tayo ng Amerika kasi kalyado nga po natin. Siyempre, hindi tayo threat sa kanila. Yung mga bansa na gustong maging nuclear power tulad ng North Korea at saka Iran, kontra siyempre yung Amerika. Hindi, kaaway kasi. May apprehension yung mga Amerikano na pag sila ay naging nuclear power na nga din po, mga kababayan, gagamitin po nila yon para iharas yung American interest all throughout the world. Pero tayo po hindi kasi may MDT po tayo, Mutual Defense Treaty with America. So that's the favor na pwede nating makuha, mga kababayan. Importante lang po, huwag tayong pauutong muli kasi itong topic na to, itong issue sa paggamit ng nuclear power sa civilian use, mga kababayan, is being discussed now. Diyan po, mga kababayan, sa Kongreso, nagsasagawa na sila ng congressional hearing sa possibility na buhayin muli yung bataan nuclear power plant, o kung hindi, mga kababayan, gagawa tayo ng bago kung alin po yung madali at makakatipid po tayo. So sabi rito sa balita, the United States is looking to forge a civil nuclear cooperation deal with the Philippines as the latter pushes to reduce its greenhouse gas emissions. Sabi po ni U.S. Secretary of State
Anthony Blinken kahapon po. So sabi po rito, mga kababayan, the U.S. will be providing technical assistance and regulatory guidance to support the growth of the Philippines Civil Nuclear Energy Program, Blinken said in a press conference in Washington. Iyan yan, Mr. Marabillas, para naman yan sa energy needs ng ating bansa. Yan na nga po. Ito'y mga kwan man lang. Sabihin na natin na front man lang po ito. And in fact, yun mismo, sabi ni Enrile, yung intensyon. Una, for civilian use. Yung Bataan na nuclear power plant, tanong ninyo kay, ano, kay Enrile. May mga interview sa kanya. At kasama ito sa isinulat niya sa kanyang, ano, sa kanyang libro, mga kababayan. Pinaliwanag niya kung ano yung intensyon. Defense Secretary siya dati kasi, mga kababayan. Kaya alam niya kung ano yung intensyon talaga ng dating Pangulong Apolacay, Ferdinand Edralin Marcos Senior. So itong pinag-uusapan ngayon, the same thing po. Una, civilian use, and later on, kasi barkada naman natin yung Amerika, then tutulungan tayo nila to develop nuclear weapons as a deterrence dito po sa ating bansa. Security deterrence po. Kaya sabi ko nga po kanina, sigurado, kasi alam naman ito ng China. Gawain din kasi nila. Imatalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguradong magiging hysterical lalo. At they will intensify their support sa mga agents nila rito po na mga dilawan dito sa ating bansa para gatungan yung mga mamamayang Filipino sa pamamagitan po ng mga propaganda and interviews, mga kababayan sa mainstream media na mga kaalyado nila. Yung siging celebrate ng Kung Hiwa Chai. Anyway, so sabi rito, mga kababayan, we're looking to grow our cooperation through a 1-2-3 agreement on civil nuclear cooperation, which will make it easier for us to share technical knowledge as well as nuclear material equipment. So importante talaga po na yung ating konstitusyon ay maipos natin ang amendment, kasi bawal po sa ating konstitusyon yung mga nuclear materials na pumasok dito sa ating bansa. Kasi nga po, China inspired po yung ating konstitusyon. Kasi po, revolutionary constitution po yon, established by Korikong government, backed by them. Kaya nga yung Korikong government po, pinalayas po yung mga base militar. Yung mga kaalyado kasi, majority ng mga senators na umupo, kaalyado nila, na infiltrate yung kanilang isipan, na lason sa mga propaganda. So, pinaniwala tayo na hindi gagalaw yung China kung halimbawa mapalayas yung mga Amerikano. Ayon, nagtagumpay po sa propaganda yung mga kalaban ng gobyerno na umupo, mga kababayan, bilang gobyerno ng ating Pilipinas, allied pala, serving the interest of the Chinese government. Kaya huwag tayong pauulit, mga kababayan. Huwag tayong pauuto. Alam na natin kung sino-sinong ginagamit na mga instruments nila at mouthpiece nila, mga kababayan, ngayon para siraan itong relasyon ng Pilipinas at Amerika, yung lalo pang pinalakas na relasyon with our President Bongbong Marcos ang nag-initiate, mga kababayan, nito. So sabi rito po, the United States 1-2-3 agreement is a legally binding framework for peaceful nuclear cooperation between the U.S. and its partners, according to the U.S. Department of State website. The criteria require 1-2-3 agreements to legally
obligate our partners to observe specific standards in a multitude of areas including peaceful uses. Kahit man po tayo, alimbawa, after na ma-develop natin yung nuclear energy for civilian use, and later on, yung pag-develop natin ng nuclear weapons, hindi man po yun for aggression. It's not for offense or offensive action. It is for our defense. Yan po ang malinaw. Kahit nga itong balikatan, military exercises in the additional exercises, mga kababayan, pinaliwanag na ng ating Pangulo na kung wala man anyang lulusob sa atin, huwag anya kayong matakot na ito gagamitin para sa inyo. Oh, wala kami anyang gagawing aksyon, sabi po ng ating Pangulo sa interview sa kanya during the araw ng kagitingan doon sa Bataan. Ang ginagawaan niya natin, we have to strengthen our defense capability. And that is our right as a country na kailangang malakas yung ating defense para walang mag-attempt sa atin, mga kababayan, na manakop. Dama po? Kaya huwag kayong naniniwala dito sa mga nagsasalita sa mainstream media. Mga propagandista sila. Malamang funded sila, mga kababayan, ng kalaban ng ating gobyerno. Or mga foreign funded po sila. Or mga mercenaries po. Nagsasalita sila, binabayaran ng foreign interest, mga kababayan. Yan, tawag ko nga sa kanila, mga makapili. Naglipana na po ngayon yung mga makapili. What? So sabi rito, the criteria require 1-3 agreements to legally obligate our partners to observe specific standards in a multitude of areas including peaceful uses and prohibitions on enriching, reprocessing, and transfer of specific material and equipment without our consent. Kung walang paintulot yung Amerika, hindi mo pwedeng gawin. Yun ang gustong gawin ng Iran, yung pag-enrich ng uranium, because their objective is to develop nuclear grade weapons para i-threaten po yung Amerika and allies. And hindi lang po ang Amerika yung target nila. Ang ultimate talagang target ng Iran po, yung arch enemy nila, yung Israel, na ang tawag nila is the little Satan. Yung Amerika, ang bansag nila, the greater Satan. So sabi po rito, a full-fledged nuclear cooperation partnership can lead to political and economic ties lasting as long as 100 years and can be the catalyst for cooperation on other foreign policy issues, sabi po ni Blinken. In his first State of the Nation address, President Ferdinand Marcos Jr. vowed to prioritize the use of renewable energy to address climate change. Sabi niya, the use of renewable energy is at the top of our climate agenda. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we will increase our use of renewable energy sources such as hydropower, geothermal power, solar, and wind. O ngayon, ito yung ayaw, mga kababayan, ni Panot. Kasi sabi ni Panot, mga kababayan, gagamit ka niya ng solar. Paano kung makulimlim? Ah, tapos gagawa ka niya ng hydropower plant. Hindi hydropower plant. De-develop ka niya ng wind farm. Paano kung walang hangin? Ganon ang mga
Ganun na uri, mga kababayan ng kaisipan, ang gustong-gusto ng mga dilawang oligarchs at ni Damaso. What? Yung mga sablay, kung mag-isip, di ba? Eh, sabi ko sa inyo, pag matatalinong leader, ayaw nang ano, ayaw nila po. Kasi hindi nila mapapaikot kasi. Yung mga kalibre po ng ating Pangulong Marcos, na hindi pwedeng masulsulan lang, ayaw na ayaw nila. Kaya nga po ang slogan nila, never again to Marcos. Hindi nila madiktan eh, at hindi nila mapaikot sa kanilang agenda, personal nilang agenda, yung para sa sarili lang nila at sa institusyon nila. Nawala na nga yung pagmamahal sa ating bayan. Pinalitan ng yellow ribbon po. Yung flag, wala na yon. Lagi na lang yung ano, yung yellow ribbon yung nakadikit sa barong ni Panot. At kung si Santa Mama po, nag-iba lang ng kulay, hindi na yellow yung ribbon. Feng na, feng. Nakita ninyo ngayon, nagkalat sa ano, sa kanilang museum ba yon at opisina ng angat-angat. Ngat-ngat buhay. Ay, ngat-ngat. Angat pala. Ngat-ngat buhay sa akin. Mali. Nagkalat po yung pink ribbon. Malinaw po na wala silang pagmamahal sa bandila ng ating bansang Pilipinas. So sabi rito, as a background story, in January, U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson said, the two traditional allies are set to begin consultations on the drafting of its 123 agreement, including the export of nuclear technology. Siguradong mag-iingay po yung mga dati nang maingay na kukunti lang pong grupo dito po sa ating bansa para tuligsain at itry nilang lasunin uli yung isipan ng mga mamamayang Filipino na kumampi kayo sa kanila. And sigurado na yung kanila pong mga kaisipan will be supported by the Chinese government. Kasi ganun talaga po sila eh. Magkakauri po sila, mga kababayan. Yung sabi rito, as of 2022, the U.S. has forged civil nuclear agreements with 23 states, including Canada, pati nga po sa China. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng China. Eh, sila nagkinabang din sa nuclear technology. Galing po sa Amerika, Japan, Mexico, Russia, South Korea, Switzerland, and the United Kingdom, among others. Lukuan lang po ang nangyayari ngayon sa mundo. Gusto kasi nila, sila lang yung aasinso, aangat sa buhay. Kasi pag ka-level na tayo, hindi na nila tayo pwedeng paikutin. Di ba? So, aside from nuclear cooperation, Washington is also committed to helping the Philippines reach its ambitious goal of reducing its greenhouse gas emissions by 75% by 2030. Paliwanag po ni, sabi po ni Blinken. To do that, the U.S. government and critically the private sector, Anya, are supporting the growth of the offshore wind market, the development of nickel and cobalt facilities that will help the Philippines sustainably process minerals essential to the clean energy transitions po. Ayos, ayan po mga kababayan ng mga latest developments ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po mga kababayan sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman po yung application. You will look 10 years younger than your age.
Ngayon, sa mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Iniman po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos! Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.